Guys, magandang araw sa inyo. So nagbabalik ulit ako dito sa Palaso Verde, dito sa gilid ng Dangreina. So supposedly dapat nandun ako sa Binondo kasi nga may nakaschedule ako dun eh. Kaso nga lang hindi sila natuloy kaya balik ako dito sa Palaso Verde, no. So for this video naman po, so ibabay-check naman natin itong Rigid MTB ni Idol Jonathan Juanillo. So i-check natin ngayon kung ano yung mga specifications nito kanyang Rigid MTB. Kaya mag-start na tayo. So Idol Kuya Jonathan, no, before po tayo mag-start, taray muna po kayo. Ilan taon na po ba kayo? 55. Ayun, 55. So next question naman, Kuya Jonathan, ito bang MTB mo? Ito yung kauna-unahin yung mountain bike? Oo, oh, ito yung una-una kong ano, symbol. Apo. So never pa kayong gumamit na road bike? Hindi pa. Ah, di ba? So next question naman, Tay, ano naman po yung intended purpose nyo po dito sa yung Rigid MTB? Ano? Personal exercise o makapasama sa grupo, yun, long ride. Long ride po, ano? Yun. So, next question naman, Tay, bakit po nag-opted po kayo sa Rigid MTB, hindi po kayo nag-opted sa road bike? Ayaw ko ng road bike kasi medyo manipis yung gulong, tapos yung sa handling sa manibela na makipot. Ah, makipot. So, more on ano, ayun nyo, mas gusto nyo kasi yung MTB, yung ganitong setup kasi nga, more on sa handling, mas stable. Oo, mas yan. At saka mas safe gamitin kasi malaki yung gulong, no? Oo, malaki. Kasi kung sakali may madaanan kayo mga lubak-lubak, walang worries kasi nga mataba yung gulong. Yun, so yun nga yung reason and purpose ni Idol Kuya Jonathan. So Tay, mag-start na tayo sa XC Hardtail mountain bike frame po ninyo. So anong brand at model po nito? Mountain Peak Monster. Ayun, ito nga guys yung Mountain Peak Monster na XC Hardtail mountain bike frame. So ito yung old model. Then ito is aluminum 6061. Then pang 29er po tayo, no? Ayan, pang 29er po ito. Then ang size nito, size medium or size 16. Ang head tube nito, since na old model ito, pang straight or non-tapered. Then ang cable routing naman nito, lahat ito ay internal. Ang bottom bracket siya naman nito ay para sa BSA threaded. Then ang seat tube nito ay para sa 31.6mm diameter na seat post. Ang dropout naman nito is pang quick release. Then ang disc brake caliper mount naman nito is post mount. So next naman, sa kanyang MTB rigid fork, ito yung Mountain Peak RGF 629 po, no? Pag 29er. Yun, so ito yung 29er na hindi suspension corrected. Tay, ganito po talaga ang design nito, yung sa headset? Oo. Medyo malaki yung space, no? Oo, kasi hindi siya tapered ang... Apo, may adapter to. Ay, wala palang adapter to. Ano lang kasi siguro sa design lang ng headset, no? Yung sa crown race. Yun, so ito nga is aluminum 6061 na 29er na hindi suspension corrected. So ilalagay ko na lang sa screen yung crown length at saka yung blade length nito. Then ang steerer tube nga nito is straight or non-tapered. Ang palatanda kasi na straight or non-tapered nito, kapag bibili kayo ng ganitong fork, naka-quick release. Kasi pag true axle, yun na yung tapered. Oo, tapered. Yun. So, ang dropout naman nito is yun nga pa quick release. Then, ang disc brake caliper mount naman nito is post mount. So, next naman tayo sa cockpit na mountain bike po ninyo. So, mag-start muna tayo sa handlebar. Sa manibela po. EC90 na. Ayun nga, no? EC90 na aluminum. Yan, aluminum na MTB handlebar. So sinukat ko yung lapad nito kanina, nasa 760mm. Then ang diameter nito is 31.8mm. So straight bar ito na may konting back sweep. So next naman, itong kanyang handlebar grips. Ito yung unbranded po, no? Unbranded. Then yung parang yung takip nito, yung ends nito ay Meroka.
Yung ito, ito po yung ano, yung bar ends na may parang oh, may sa loob na may screw. May screw. Ayun. So yung sa akin kasi disalpak. Di pa ako nakagamit na ganito, no. So ito yung kanyang bar ends na meroka, no. So next naman itong kanyang stem, ito yung zero, tama no? Zero, zero Z3. Yan, ang nakalagay dito. Dito. Zero Z3 na aluminum. So ang haba daw nito is 70 millimeters. Then ang angle daw nito is negative 10 degrees. Yan, so next naman ito kanyang integrated headset. Ito yung Mountain Peak na seal bearings. So next naman tayo sa seat lamp po ninyo. Unbranded lang po ba ito? Unbranded din po. Ayun, unbranded po, no? Unbranded na aluminum, Allen type. Then ang diameter nito is 34.9 millimeters. So next naman ito kanyang seat post. Ito yung EC90 na carbon fiber T800. So ito, ang taba nito is 31.6 millimeters. Then ang haba po nito is 400 po, no? 400 millimeters na zero setback na may dual ball clamping system. So next naman, ito kanyang saddle. Ito naman yung tosic na medyo manipis yung foam, pero ito ay flexible. Then ang railings nito ay steel, no? So Tay, ano naman po yung naging ano dito? Review nyo po dito sa tosic. Comfortable po ba sa inyo? Medyo okay sa pwet ko. Ayun, so iyang pala kay tatay itong kanyang tosic na handlebar dahil nga siguro sa nag-flex din po ito, no, pagbalubak, no. Yan. So next naman sa ano pala sa drivetrain setup ng mountain bike mo ninyo. So mag-start muna tayo sa shifters. Yung shifter ko ano eh, yung RD ko. Dito muna po tayo sa shifters. Ah, dito. Apo. Ito yung RD ko, M4100. Apo, yung Shimano Diori po, no? Okay po. So itong ano niya, itong rear shifter ni tatay, Shimano Diori na M4100. Meron din si tatay na front shifter. So yan naman is Shimano Diori na M6000 po, no? So itong mountain bike ni tatay, naka ano to eh. Kasi yung Shimano Diori na M4000 pang 3x to, pero chino natin yung as 2x. Yung ginawang pang 2x dahil nga doon sa kanyang crank. Dalawa yung chain rings na naka ano no, naka install, no. So ito nga is 3x na chinunap sa 2x, then ito is 10 speed. Yan, 10 speed. So next naman, tingnan natin yung kanyang MTB na front derailleur. Ito po bang front derailleur po ninyo? Pag 2x lang po ito? O pag 3x? Pag 3x yan. Pag 3x din. Then dinactivate lang yung isang gear na granny, kaya naging 2x. So ang brand nito is Shimano Diori 6025. Ito naman, ito model nito is low clamp. Pagkala po is high clamp pala, I'm sorry. High clamp na bottom. Ayan, bottom pull o bottom swing. So next naman ito kanyang MTB crank. Ito yung IXF Janko na pambansang MTB crank na Halotech. Then 170mm ang crank arm. Then ito kasi is pang 3x na 104 BCD dito at may 64 BCD dito para sa maliliit na chain rings na pang granny. Pero ito nga, since na inopt ito as 2x dahil nga doon sa dalawang chain rings, no. So ito po bang ano niya, yung Halotech threaded bottom bracket, Shimano BB52. Ayun, Shimano BB52 ito kanyang Halotech threaded bottom bracket. So next naman, ito kanyang dalawang chain rings na ito pala ay Shimano Diori, parehas po, no. Parehas na Shimano Diori na 4232 po, no? Yan, 4232. Yan, yan yung kanyang chain rings. So next naman, ito kanyang MTB clipless pedals. Yan, MTB clipless pedals. Ito yung Shimano M520. Yan, so next naman, tignan natin yung kanyang chain. Ang chain ni tatay is KMC, no? EL po ba ito? Pag alam ko is KMC X10. X10 na EL dahil nga sa hollow plate. Yan, hollow plate na ilang speed po? 10 speed po, no? Yan, so next naman tayo sa ano mo, sa MTB cassette bracket po ninyo. Ano yan? Sunshine. Ayun, Sunshine na 10 speed. 10 speed, 11x46. Ayun, 11x46. So next naman, ito kanyang MTB rear derailleur. Ito yung Shimano M4100 na pang 10 speed, no? So next naman, sa kanyang wheelset ng kanyang MTB. So excuse lang, no? Yung likod ko bakati. So next naman, ito kanya sa wheelset ng kanyang mountain bike. So mag-start muna tayo sa tires. So ito yung ano niya, Panaracer Gravel King SK na 700x50C. Then
Ito yung ano eh, pangatlong Gravel King na yung i-bike check ko. Yung isa kay Kuya Jun eh. Yung ganito rin yung size, ganito rin yung size at saka yung isa pang saka yung isa pang 27.5. Yan naka tan wall. Then ano po yung feedback po ninyo sa Gravel King? Ano po yung naging performance niyo po dito? Sa ano ko parang okay siya. Medyo pass rolling siya sa ano. Pass rolling naman. Oo. So naka-experience na po kayo ng tire puncture dito? Wala pa. Wala pa. Di pa kayo napaplatan dito no. Yan, so far maganda yung kanyang review dito sa kanyang Panaracel Gravel King SK na 750cc. So next naman ito kanyang 29er na MTB rims. Ito yung DT Swiss DT Swiss for M442. Yan, DT Swiss M442 na aluminum double wall, 32 holes po ito. Oh, okay. Yan, 32 holes. Tay, yung ano po ninyo, spokes and nipples. Ano rin yan, DT Swiss din yan. Ah, ito rin po, DT Swiss. Ayan, na stainless steel. So next naman, ito kanyang MTB hubs. Ito yung Speed One Soldier. So, malamang 6 poles po ito, no? Oh, 6 poles. Ayan, 6 poles kasi type of prehub body and sealed bearings. So, i-check natin yung tunog nito kapag naka-freewheel. Ikaw na lang, pare. Ayan. Paalalay na lang kay tatay. Yan guys, so yan yung tunog ng Speed One Soldier MTB hubs kapag naka-freewheel. Yan, okay na, no? Yan, thank you. So, lasa lang sa kanya, sa brake set ng kanyang MTB. So, ito nga daw yung ano, no? Tay, Shimano Diore M4100. Shimano Diore M4100 na hydraulic brakes at ito ay dual piston. So, lasa lang sa disc brake rotors pa lang ng ano, MTB niya. Yan, itong rotors niya ay ano, iStack na floating na bolt-type disc brake rotors na Shimano RT86. Yan, parehas yan sa harap at saka sa likuran. So, idol Kuya Jonathan, tay, magkano po yung total estimated na nagastos po dito? Medyo hindi ko na ano. Pero estimation lang. Tansya lang, magkano? 40,000 po, no? Yan, ito nga guys yung Mountain Peak Monster Rigid MTB ni Idol Jonathan Juanilio. Yan guys, no, na-bike check na natin itong Mountain Peak Monster Rigid MTB ni Idol Kuya Jonathan Juanilio. So kung meron kayo tanong regarding dito sa kanyang mountain bike, i-comment na lang ninyo sa comment section down below. So tay, mag-shoutout na po kayo. Sinashoutout ko yung partner ko na naka Mountain Peak din. Ano po pangalan? Si Rox Evangelista. Si Kuya Rox po, no? Oo. Sino pa po? Wala na, yun lang yung partner ko lagi. Nakatropa sa ano, nakatropa dito sa Detroit. Ito si Chikiting. Shoutout kay Rebay Shafa. Kay Rebay Shafa. Ah, pressure. Eh, thank you, ha. Yan guys, maraming salamat sa panonood sa aking video. Don't forget to subscribe ako sa YouTube channel. Pakiclick na lang yung bell notification button para matotally notify kayo. Yan guys, maraming salamat sa inyo and ride safe po sa inyo.